Doc Short Stories present. Gimbal at Sindak, ang ikalawang bahagi, a horror story collection na isinulat ni Vel Ann. Sindak! Nakahiga na ako sa kama. Isang malalim na gabi noon nang may narinig pa akong malutong na tunog na nagmumula sa labas ng bintana. Animoy tunog ng mga butong ninunguya at pinuputput ng ngipin. Dali-daling tumayo ako at naglakad palapit sa bintana. Ngunit pagsilip ko doon ay wala naman akong nakita. Walang kahit katiting na buto o hayop man lang akong mahagilap hanggang sa dulo ng kalsada na naiilawan ng streetlight. Napasimangot na lang ako at naglakad pabalik sa kama, nahiga at saka nagtalukbong ng kumot. Ngunit walang ano-ano. Ewan at bakit pumasok sa isipan ko ang isang nilalang at kung ano ang ginagawa nito sa dilim. Meron daw itong mapupulang mga mata. Mahahaba at matutulis ang mga kuko nito. Mabalahibo ang buong katawan at ang ilong nito ay kahalintulad ng mga nasa unggoy. May mahaba at matutulis din itong ngipin na perpekto para manguya ang matitigas na buto. Pinulot nito ang huling buto na nasa lupa para nguyain at putpurin ng pinong-pino gamit ang mga ngipin nito. Nang maubos na nito ang huling buto na nakalatag sa lupa, ay tumayo ito. Naglakad sa kalye kung saan iisa lang ang streetlight na umiilaw. Naglakad ito papalapit sa pinakamalayong bahay na malayong maabot ng sinag ng streetlight. Iniisip nito ang susunod na bibiktimahin. Naaamoy daw kasi nito ang takot. Lalo din itong ginaganahan, lalo kung natatakot ang kanyang mga bibiktimahin. Lumuhod ang mabalahibong nilalang at hinay-hinay na tinatanggal ang kumot ng kanyang biktima. Bigla na lang akong nakaramdam ng ginaw dahil nahulog ang aking kumot sa ilalim ng kama. Dali-dali akong bumalikwas at ginapa ang kumot na nahulog. Ngunit natulos ko nang maaninag ko ang isang maitim at mabalahibong nilalang na may mapupulang mata sa gilid ng aking silid na katulad ng aking iniisip kanina. Sindak! Naramdaman mo na ba yung feeling na merong nakatingin sa iyo? O hindi kaya'y may naramdaman kang may nakatayo sa likuran mo, pero kapag nilingon mo naman ay wala? Nandito ako ngayon upang sabihin sa inyo ang katotohanan na kung ano nga ba ang nasa likod ng mga anino. Ano nga ba ang nakatitig sa iyo at hindi mo naman makita pero nararamdaman mong titig na titig ang mga mata nito sa iyo? Naramdaman mo na ba ang mga titig nito na parang minamatsyagan ang bawat kilos mo at sinusundan pa kahit saan ka magpunta? Nakita ko na sila. Nakita ko na ang mga nilalang na ito. Kilala ito sa tawag na anino o shadow people sa kanilang dimensyon. Minamatsyagan nila ang bawat kilos mo. Nandyan sila upang siguraduhin buhay ang dapat mabuhay at siguraduhin patay ang dapat na namatay.
Nang una kong makita ang aninong ito ay natakot ako at nalito. Hindi pa ako patay at hindi pa dapat, pero malinaw kong naaninag ang itsura ng mga ito. Ang mga ngipin itong matutulis, parang matatalim, katulad ng pinakamatalim na kutsilyo sa mundo. Umatras ako at lumapit naman ito. Mukhang nalilito rin ito katulad ko. Mas nanaig ang takot sa sistema ko kung kaya't kumaripas ako ng takbo. Mabilis na mabilis hanggang sa ako'y makalayo. Ngunit animoy alam nito ang susunod kong galaw kung kaya't nasundan niya ako. Tumakbo ako ng tumakbo, ngunit ganun pa rin at alam nito ang susunod na gagawin. Sa wakas, tumigil na ako sa pagtakbo dahil napagod at napaluhod na ako sa lupa. Lumapit ito sa akin at hinawakan ang aking kamay gamit ang matutulis nitong kuko at saka may ibinulong sa akin. Pagkatapos ay napabalikwas ako nang bangon sa aking kama. Sinak! Narinig ko ang mga yabag na iyon na parang umalingaw-ngaw pa sa buong bahay. Tumakbo ako papalayo sa malaking bultong nakatalukbong ng sarong at may hawak na palakol. Habol ang hiningang ipinagpatuloy ko ang pagtakbo. Ang mga kamay ko ay duguan at maraming sugat. Dahil ito siguro sa pagsalag ko sa palakol na balak tumama sa aking dibdib at leeg. Kumukulo na ang tiyan ko dahil sa gutom pero isinawalang bahala ko na lang dahil mas importanteng makahanap ako ng pwedeng mapagtaguan. Lumiko ako sa kaliwa at nagtago sa madilim na lagayan ng mga kahon at sako. Narinig kong papalapit ng papalapit ang kanyang mga yabag at halos marinig ko na rin ang tibok ng puso ko dahil sindak na sindak ako sa mga nangyayari. Pinipigilan ko ang sarili kong sumigaw at humingi ng tulong. Tumulo ang mga luha ko sa aking mga mata dahil takot na takot talaga ako. Pinigilan ng kamay ko ang aking bibig na magpawala ng kahit higpi, kahit konti lang dahil nasa harapan ko na ang bulto na animoy may hinahanap. Ipinagdarasal ko na sana'y hindi niya ako makita sa tabi kung saan ako nagtatago. Pero sa pakiwari ko, may alam na siya kung saan ako naroroon ngayon. Sinak! Good night, Mommy! Good night, Daddy! Sambit ko sabay halik sa mga pisngi nila. Good night din, baby ko, Let. Happy birthday! Sige, matulog na tayo, ha? Sagot naman ni Mommy, sabay halik sa aking noo. Ginitian lang ako ni Daddy bago mahiga sa aking tabi. Magkatabi kami ngayong matulog dahil yun ang birthday wish ko. Napangiti ako bago pumikit ang aking mga mata at tangayin ng antok ang buo kong diwa. Naalimpungatan ako dahil nakaramdam ako ng matinding uhaw. Kinapa ko pa ang cellphone ko sa ilalim ng unan at tiningnan ang oras at nakita kong alas 4:30 pa lang ng madaling araw. Hinay-hinay akong umalis sa kama para hindi magising sina mama. Nagpatuloy ako sa kusina at nagsali ng tubig sa baso at saka ininom. Nang maibaba ko ang baso ay nahagip ng paningin ko ang isang bulto ng lalaki. Nakatalikod ito sa akin. Nilunok ko muna ang aking ininom. Saka nagtanong, Daddy? Daddy, ikaw ba yan?
Daddy, ang aga mo naman maghanda para sa work. Diba, alas 4 pa lang na madaling araw? Ngunit hindi niya ako pinansin at nananatiling nakatalikod siya sa akin. Sambit ko bago bumalik sa kwarto. Ay naku, bahala ka nga dyan, Daddy. Sigurado ikaw naman yung pagagalitan ni Mami. Pagpasok ko ay isinara ko ng maigi ang pinto bago maglakad papalapit sa kama. Ngunit natulos ako sa aking kinatatayuan nang makita kong mahimbing na natutulog si Daddy sa aming kama. Nagsimulang tumaas sa mga balahibo ko sa katawan dahil siguro sa takot. Dali-daling sumampa ako sa kama at yumakap kay Mami. Chinek ko ang phone ko at nakita ko ang date. Linggo nga pala ngayon at walang pasok sa opisina si Daddy. Kung nandito si Daddy at nahihimbing na matulog, sino ang aking nakita kanina sa babae?